We are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Raining Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Mike Perrin, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Perrin, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the Reigning Light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Alright, magandang gabi, family. Okay, before we start in our QuaranTraining, let's go ahead and tag your friends, tag your life group, and itag mo yung mga potential na leaders. Anyone na kilala mo na alam mo mag-respond sa calling ng Lord. And let us just be reminded, the reason why we are doing this is because we want to be prepared for the time na gagamitin na tayo ng Panginoon. Of course, we want to be developed, di ba? We want to reach our potential. And alam ko rin, as much as we wanted to respond to God's calling, there are times na napakaraming arguments na kaaway sa buhay natin, napakaraming accusations. But this night, we're gonna abolish those arguments as we worship God. And just a reminder, if there are doubts, I want you to be reminded of the verse. It's written in Romans chapter 8, verse 38. "And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord." So with that in mind, let's go ahead and worship God. I-abolish natin yung argumento na yun with the fact that God is always here. And
Let's have that prayer. Lord, I want you to remind me again of your love. That despite of those arguments in my life, despite of my past, despite of my failures, Lord, naniniwala kami na you see beyond things. That you look into our hearts. Iba yung kasihan mo, iba yung pagtingin mo sa amin, Panginoon. And so, God, we are thankful to you for that. So tonight, Lord, we worship our way, Lord, to have those arguments be abolished sa buhay namin. So, Father God, we come to you in worship. So be with us this evening, Lord. If I were you, I would have given up on me by now. I would have labeled me a lost cause. Cause I feel just like a lost cause. If I were you, I would have turned around and walked away. I would have labeled me beyond repair. Cause I feel like I'm beyond repair. But somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. Cause you're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my directions. When a whole world walks away, you're the God who stays. With wide open arms. And you tell me nothing I have ever done could separate my heart from the God who stays. I used to hide. Every time I thought I let you down, I always thought I had to earn my way. But I'm learning you don't work that way. Cause somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. Cause you're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my directions. When a whole world walks away, you're the God who stays. With wide open arms. And you tell me nothing I have ever done could separate my heart. You're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my directions. When a whole God.
thank you for reminding us that no matter what happens, you will never leave us nor forsake us. Thank you because you see beyond things. Thank you because you see our hearts. Thank you because you can see the potential that you've given in us. And you will never ask, you will never let us experience whatever it is that is beyond our abilities, Panginoon. So God, as we respond in your calling, Lord, naniniwala kami that you already washed us, you've already qualified us, Panginoon. So Lord, narito kami ngayon, we make ourselves available for you, for the glory of your name, for the expansion of your kingdom. And we thank you for the privilege, we thank you for the calling, and we thank you because we know that you can do great things sa buhay namin, Panginoon. Salamat naman sa pagkatawag mo, and we worship you, and we want to honor you in our life, Lord. And this we pray in the name of Jesus. And everybody say amen. It is a wonderful evening to each and every one of us. Mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid, Raining Light family, it is a wonderful privilege to be with God and to work with God. Hindi lahat ay nagiging ayos at nagagamit ng Diyos. Ang importante po yung alignment. Mahalaga po na naandoon tayo sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, and alam natin na tayo po ay instrumento ng Diyos. Pwede rin po tayong gamitin ng Panginoon if we are aligned with Him. Hindi po lahat ng tao ay ginagamit ng Diyos. Ang Diyos po meron po siyang taste, ang Diyos meron po siyang character, at ang Diyos po ay persona na meron po siyang sariling desisyon. Ang pinakamaganda po sa lahat, magkaroon tayo ng pagkakataon paano tayo magiging aligned kay Lord. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi lahat ay ginagamit ni Lord. Hindi lahat ng may gusto ay tinatanggap ni Lord. Kaya yun po yung aking, sa bawat isa sa atin, gusto kong ibigay ngayong gabing ito. Na papaano ba ako magiging instrumento ng Panginoon? Papaano ba ako makaka-align doon sa kalooban ng Panginoon? At sa bawat isa sa atin, meron pong kakayanan, no, na maging align doon sa gusto ng Panginoon. At yun po yung pagkakaroon ng bagong puso. So, God is not concerned about your abilities or even your skills and talents and even your looks. But God always looks at the heart. So, para gamitin ka ng Panginoon, ang kailangan pala natin dito na matutunan yung magkaroon tayo ng puso. Yung pusong naka-align sa Kanya, yung pusong gusto ng Panginoon. So, we need to have a new heart. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi lahat na nag-aangad ay nakakatanggap at nagiging qualified. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon, maintindihan natin kung ano yung gusto niya sa bawat isa sa atin. And I pray na ang bawat isa sa atin maging align sa gusto ng Panginoon. Sige, pag-usapan po natin. It is all about a new heart. Kailangan ang puso natin bago para na sa ganun gamitin tayo ng Panginoon. Yung pusong gusto ng Diyos. Kasi yan yung sa salita niya, yan ang pag-uusapan natin. I just want to read 1 Samuel chapter 16, verse 7. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Yun ho yung statement dito. Ito po yung pagkakataon na pipili ng kapalit na hari ang bansang Israel. At ang hari ay representante ng Diyos sa kanya pong nasasakupan. Na magrurule according to God's perspective. Kasi si Saul, nireject po siya ng Panginoon. Kaya ngayon ay nagkakaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng bagong hari na muli gagamitin niya.
So kaya po itong si Samuel inutusan niya para pumunta kay Jesse at magkaroon po ng bagong hari na iluluklok. Sapagkat si Lord ni-reject si Saul at naghahanap po ang Panginoon ng bagong hari ng bansang Israel. So gusto kong maintindihan natin na hindi lahat ng bagay ay pag ginusto ng tao, mangyayari kagad. Kaya po itong si Saul ay pinalitan kasi meron po siyang stubborn heart. Hindi po siya sumunod sa Panginoon. May pinagagawa ang Diyos sa kanya, hindi po niya sinunod. Nireject siya ni Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, mag-rule po ang haring ito according to his perspective, according to his way. So nung nireject niya si King Saul, ang pinapuntahan niya ay yung sambayan ni Jesse para po piliin ang panibagong hari ng Israel. At kung babasahin natin yung kasaysayan, wala tayong panahon na basahin lahat ito, pitong kapatid ng ni David ay nireject din. At ito po yung kauna-unahan, yung panganay. So God always desires new things for His people. Yun po ang dapat na maging malinaw po sa bawat isa sa atin. Ang Diyos mismo, ang gusto niya sa tao, yung mga bagay na bago. Kaya po, dapat maintindihan natin ito. God moves in our life in a new way. Hayaan natin na ang Panginoon talagang kumilos sa panibagong paraan ng buhay natin. Kaya po, if you have a new heart, you need to have a new mindset and you need to have a new lifestyle. Kaya po, sa buhay natin, yun po yung gusto ng Panginoon. Gagamitin ka lang niya kapag ka ikaw merong kakayanang magbago ng buhay, magbago ng pananaw, magbago ng laman ng puso, at maging instrumento ng Panginoon. So God moves in our life in a new way. So kaya po dapat nagkakaroon tayo ng pagkakataon sa sarili natin na bigyan na mag-adjust for a better person, for a better version. Magiging align tayo sa Lord. Kaya yung mga bagay na luma, dapat kinakalimutan natin to. And we want more of God. We want more of new things. Kaya hindi tayo pwede na okay na yan. Alam ko na yan. No, marami ka pang malalaman. Kaya pakalagay mo nga sa comment section, I want more of God. I want more of His vision. I want more of His power. And today, this very night, I want more of God's heart. I want more of God's heart. The most important part of man that God wants is our heart. Not the skills, not ability, but it is our heart. So God looks at the heart. Kaya nga paki-ilagay nyo ulit comment, pusuan mo. No, pusuan mo. Siguraduhin natin na ang puso natin konektado sa puso ng Panginoon. Kasi si Lord, meron po siyang kakayanan na mag-reject. So pag ni-reject ni Lord, hindi mo pwedeng pilitin. Pero pag in-accept ni Lord, hindi mo pwedeng pigilan. So yun po yung opportunity na gusto kong maintindihan ninyo na yung pong maging partner ni God sa kanyang business here on earth is a wonderful privilege because God chose us. And that is an opportunity. So the Lord rejected other sons of Jesse just to give His blessing for David. Kaya mga kasama, gusto kong maintindihan nyo itong mabuti. God has a choice. God has an standard. Kaya po, huwag nyo pong pabayaan yung pagkatawag ng Diyos, huwag nyo bigyan ng matinding importansya. Gawin nyo po siyang importante sa buhay ninyo, gawin nyo pong prioridad. Because God chose you. You are so special to God. And God looks at the heart. God looks at the heart. Yan lagi ang issue. The heart that puts God in the first place. Yung palang attitude natin, yung heart natin, yun po lang tinitingnan. Allow God to be the first in your heart. Kaya pakilagay sa iyong puso ngayon, Panginoon, ikaw ang una. Ilagay mo sa comment section din ngayon, Panginoon, ikaw ang una. So ang pinag-uusapan natin dito ay patungkol sa pag-ibig. So what type of heart do you have? Anong klaseng puso meron ka pa? Pusong bago? So congratulations, what kind of love you're going to offer to Him? Yan yung mga bagay na kailangan meron tayong realization. Ang pagtanggap mo doon sa relasyon sa Diyos, nagbabago tayo ng puso natin.
At pag nagbago tayo ng puso natin, yung ating ginagawa is our offering to God. Our life is offering. So sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, if your life is offering to God and if your heart is right with God, walang hesitation, walang rebellion, walang disobedient, kundi, Lord, your will be done, not my will be done. Kaya excited ako sa gagawin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tingnan nyo ang 2 Chronicles 16:9. Ang sabi ng verse, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. You have done a foolish thing, and from now on, you will be at war." So ito yung mga taong pinili yung masama, pero ang Panginoon, laging ang hangad niya, ang puso mo manumbalik sa Kanya. Binibigyan lagi niya ng pagkakataon ng mga tao na makapanumbalik sa Kanya. So ano yung puso na ito? The heart that listens. Yung puso po na marunong makinig. And the heart that obeys. So we need to have the heart, perfect heart towards Him. Yung po yung kailangan nating puso na magkaroon tayo ng listening heart. Marunong tayong makinig doon sa bagay na gustong ipagawa sa atin at sinasabi ng Panginoon. Then marunong din tayong sumunod. Alam nyo, meron tayong mga matitinding problema. At sana, ma-identify din natin ito. So our struggle is human problem. Meron tayong struggle when it comes to trust. Meron tayong struggle when it comes to believing or belief. No, we have struggle to obey. Yan ang malaking problema natin. Struggle to trust, struggle to believe, struggle to obey. Yan ang human problem. So yun po yung kailangan sa buhay natin na maging maayos, maging malinis, at maging dalisay. So dapat makita natin dito doon sa buhay natin, dapat magkaroon tayo ng heart that is ready to believe. Meron pong Bible verse in John chapter 19, verse 34 to 35. Sabi ho ng verse dito, "Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe." Yan ho yung sitwasyon na kung saan si Jesus ay sinaksak sa tagiliran ng sundalo para po masiguradong patay. At yung kanyang testimony, napaka-powerful. Naintindihan niya ito na itong bagay na ito, sumambulat ang puso ni Jesus, sumabog. No, lumabas ang tubig na may kasamang dugo for us to believe in Him. That He really loves us. His heart was exploded to express that He loves us so much. So Jesus' heart exploded for you and for me, for us to have a new heart. Nawasak yung kanyang puso para sa iyo at sa akin na magkaroon ng bagong puso. Alam nyo, ang pinakamalaking problema natin, yung mga bagay na ito, minsan ang tigas ng ulo natin. Ang gusto natin, mga bagay na luma, ang mga bagay na hindi pampadevelop at pampa-improve. So, grab a new heart right now. It is available to each and everyone. And then, have a life to the fullest. Kapag binago ng Panginoon ang puso natin, magkakaroon tayo ng life to the fullest. Pero kapag hindi binago yung puso natin, magkakaroon tayo ng kapahamakan. In John chapter 10, verse 10, "The thief comes only to steal, kill, and destroy." So it is possible that you are a person with relationship with Jesus. Kaya lang ang problema, nananakawan na tayo. Pero ang sabi ni Jesus, "I have come that they may have life and have it to the full." So merong kaaway na nagnanakaw. If you live in brokenness, you will experience new things from God. Kaya dapat talaga wasak tayo, durog tayo pagdating natin sa relasyon natin sa Panginoon. Yung bang tipong, "Lord, hindi ko kaya na mabuhay ka." Wala yung pride. Kasi pag may pride tayo, ang kaaway,
meron siyang gagawin sa atin. The enemy comes to steal those who want to follow God. Ang mga taong gustong sumunod sa Panginoon, meron po ang kaaway na ninanakaw. The enemy wants to steal your heart. Yes, may puso ka, mahal mo si Lord, pero hindi first. Mahal mo si Lord, second na lang. So, iko-condition tayo dyan. Ang gusto ng Panginoon, siya yung first sa'yo. Kaya itong si David, no, pinili siya because of the quality of David's heart. It is not about the physical appearance, it is not all about the skills, but meron siyang heart for God, heart to follow God, heart to obey God. So, what kind of heart do you have right now? Kung meron kang puso ngayon pero hindi ang Panginoon ang una, you need to change it right now. Ninanakawan ka na. Ayaw ng kaaway na ikaw ay sumunod sa Panginoon. God want to steal your heart. So ang puso mo, hindi na ang Diyos ang tinitibok. Alam nyo, if you have relationship with Jesus, ang kaaway, hindi ka naman yan paggagawin ng kasalanan eh. The enemy does not offer you to do sin. The enemy just offer you to become busy person. If you are busy doing something not of God, your heart is already captivated. Not by God, but by the things of this world. Kung nasaan kasi yung bagay na ginagawa mo, naandun yung puso mo. At pwedeng ito, may ginagawa ka sa Panginoon pero wala dyan ang puso mo. Kaya pakilagay mo nga sa comment section natin, kumusta ang pagsunod mo sa Panginoon? May puso ka pa ba sa Panginoon? May puso ka pa ba sa gawain ng Panginoon? So yan yung bagay na dapat ma-realize ng bawat isa sa atin. As a leader, dapat merong puso. Huwag mo pabayaang nakawin ang iyong passion for God, passion for the kingdom of God, and passion for the people of God. Huwag mo pabayaang nakawin ka. So ang puso mo tumitibok para sa Diyos. Ang puso mo tumitibok para sa mga tao. Huwag mo pabayaang nakawin ka. So the enemy also wants to steal our joy. Lahat ng mga naghahangad na sumunod sa Panginoon, hindi lang puso mo ang kanyang nanakawin. Nanakawin niya ang iyong kagalakan. Paano niyang gagawin ang mga bagay na yan? Bibigyan kanya ng mga bagong ikagagalak mo. Mga bagong ikatutuwa mo. So hindi ka naman niyan aalisin dun eh. Mag-o-offer lang siya sa'yo ng mga bagay na ikagagalak mo, ikasisiya mo. At lahat ng bagay na yan, tandaan nyo, temporary. Pwede yan sa emosyon. Bibigyan kanya ng, kung ikaw ay single, bibigyan kanya ni crush. No, si crush na dating hindi ka pinapansin, bigla na lang si crush ngayon, mag-chat-chat sa'yo. Yan. Parang, at tapos eto. Pag nangyari ang mga bagay na to, hindi ka na masaya na sumusunod sa mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos. Marami siyang iaalok, kagaya ng games, kagaya ng mga bagay sa mundong ito, nananakaw yung iyong kagalakan. Sumusunod ka sa Panginoon, pero di ka na masaya. May mga bagay na hinahanap ka, kasi ninanakaw yung joy. Tandaan natin mga kasama, na huwag mo pababayaan na sumusunod ka sa Panginoon, ginagawa mo ang mga bagay na ito, na malungkot ka. Huwag kang papayag na ikaw ay nagdi-devotion pero malungkot ka. Huwag kang papayag na ikaw ay nagse-cell group pero malungkot ka. Huwag kang papayag na ikaw ay uma-attend ng process pero malungkot ka. Huwag kang papayag na uma-attend ka ng Sunday celebration ng training pero malungkot ka. Huwag mong pabayaang nakawan ka. Meron joy sa lahat ng bagay na ginagawa natin para sa ating development. Ito rin, huwag kang mag-o-offering, huwag kang magta-tights ng malungkot ka. Walang blessing yan. Ang gusto ng kaaway, ginagawa mo mga bagay na patungkol sa Diyos, pero wala ng joy.
Ginagawaan mo ang mga bagay na patungkol sa Panginoon pero wala na doon ang puso mo. And also, those who want to follow God, the devil is still your peace. Bibigyan kanya ng mga bagay na nakakatakot, bibigyan kanya ng mga bagay na alalahanin para mawala ang kapayapaan. Tandaan natin mabuti, if you are with God, you are protected. If you are with God, you are provided. So always remember this, the enemy has something for you. If you want to follow God, the enemy is planning something for you. Pinagpaplanuhan ka ng demonyo. Kaya kung gusto mo talaga na sumunod sa Panginoon, paghandaan mo to. If you want to follow God, get ready doon sa enemy. The enemy wants to steal your heart. The enemy wants to steal your joy. The enemy wants to steal your peace. But thank be to God, na-identify na natin ngayon. Kaya susunod tayo sa Panginoon na may puso, susunod tayo sa Panginoon na may kagalakan, susunod tayo sa Panginoon na may kapayapaan. So thank God, we are exposing the work of the enemy, the plan of the enemy in your life right now. So congratulations, leaders. Congratulations. You have a heart, you have a joy, you have a peace in doing God's business. Because you are chosen by God. So kaya, salamat tayo. Lagyan nyo nga po, Lord, thank you. You choose me. Thank you, Lord. You call me. So yan po yung mga bagay na dapat nating ma-identify. Kapag ginawa na sa atin ng kaaway ito, ma-identify natin. The enemy comes to steal those who want to follow God. So ano ang mangyayari sa kanila? They lost their passion. Kapag ka inaatake na ng kaaway, they lost their passion, they lost their heart, they lost their purpose, and lost their sincerity and purity of heart. Lahat yan nagiging peke na lang. Wala nang buhay, wala nang katotohanan, nagpapanggap ka na lang. Kaya kapag ikaw ay nagpapanggap, ang tawag sa'yo, ipokrito or ipokrita. You are just play acting. Kaya pakilagay sa comment section, hashtag artista. No, lagay nyo po sa comment section natin ngayon. If you lost your passion, if you lost your heart, if you lost your purpose, you lost the sincerity and purity of the heart. So you are doing things na nagpapanggap lang. Inaakto mo na lang pero walang buhay. So, mga kasama, gusto kong maintindihan ninyo to. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, gamitin na tayo ng Panginoon, is a wonderful privilege. So, I just want to encourage you, every one of you. Lahat ng bagay sa puso natin, nandyan nagmumula. In Proverbs 4:23, above all things, guard your heart. It is the spring of life. Kaya bantayan mo yung puso mo. Baka ikaw kumakanta na lang, pero wala ng puso. Umaattend ka ng cell group, pero wala ng puso. Umaattend ka ng process, pero wala ng puso. Wala ng excitement. So kaya kailangan bantayan natin ang mga bagay na ito. Si David, pinili siya ng Panginoon. Your new beginning starts from a new heart. Your new beginning starts from a new heart. Not from a new year, but a new heart. If you have a new heart, you are aligned with God. If you have a new heart, you are chosen by God. And if you are chosen by God, David, no, like a shepherd boy, God is looking at the heart of the man that is perfect toward Him. So he can reject others' heart, but your heart is accepted. So congratulations, Raining Light family. Get ready to be used by God with joy. Get ready to be used by God with peace. Get ready to be used by God with passion. Because there is a pull of heart in everything that we do. So never stop obeying the Lord. Have a new heart right now. So kaya po tayo mayroong training na ganito. We want to identify the work of the enemy. The enemy wants to steal your heart.
The enemy wants to steal your joy, and the enemy wants to steal your peace. But today, thank be to God, I just want to congratulate you. You are chosen. You are empowered and anointed by God to be used for God's greater glory. And I tell you, if you are willing to be used by God, you will become effective. You will become productive. And God will bless you as if you are a king. Position of blessing, governance, provision, everything is in you. So be used by God. At ang sabi ng verse, you did not choose me, but I chose you. And appointed you to go and bear fruit. Fruit that lasts. And whatever you ask in my name, I will give it to you. That is God's promise. Because Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. He owns everything. And He chose us. He wants to use us. And your yes, your heart is very crucial. So that's why this evening, congratulations everyone. Lahat po na nakatanggap nito, ikaw ay gagamitin ng Lord effectively. See to it that everything that you do, you have a heart on it. Everything that you do, you have joy on it. And everything that you do, you have peace on it. Because God is able to bless you more and more. Let me pray for you. Dear God and Heavenly Father, thank you for the lives of these leaders, O God. Thank you so much, God, for their willingness. Thank you, God, for your word na enlightened po kami ng mga bagay na dapat po naming iwasan at bantayan sa aming buhay. Maaaring may mga bagay na ginagawa kami patungkol sa iyo, pero wala na doon ang puso namin. Maaaring ginagawa namin ang mga bagay patungkol sa iyo, pero wala na kaming kagalakan. Maaaring ginagawa namin ang mga bagay na ito, pero wala na kaming kapayapaan. Lord, in the name of Jesus, correct our hearts right now. Bring us the heart, bring us the joy, bring us the peace that comes from you. Lord, wala pong karapatan ng kaaway na kami palungkutin. Thank you, Father. We receive your promise. We receive your word, O God. And God, thank you for choosing us. Thank you for choosing me. And Father, kung nagawa mo yun kay David, magagawa mo rin po sa akin. I will become effective. I will become productive. I will rule. I will govern for your glory, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. God bless us all. Pagpalain tayo ng Panginoon. Maging pagpapala ang buhay natin. Thank you so much. God bless. And that's it for our QuaranTraining tonight. We hope that you get empowered and strengthened by God's word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also, subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again to our next QuaranTraining every Wednesday at 8 p.m. Make sure to invite your family and friends. Training will always be our happy hour. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.